is to finally reach my 1,000 subscribers. Today is the last day of the year 2022. Hey guys, it's Jo and welcome back to my channel. And if you're new here, please subscribe and click the bell button para lagi kang updated. And like mo na rin ang video na ito and share it to your friends. And also follow me on my social media accounts that I'll be linking on the screen and on the description box. Today is the last day of the year 2022 and bago matapos ang taong to, gusto kong magpasalamat sa mga sumuporta at patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Ayan, so thank you, thank you, thank you so much. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko naipagpatuloy ang paggawa ng contents on this platform. Baka nag-stop na ako sa pagbablog. So maraming salamat sa inyo. I admit that 2022 isn't the best year for me. So hindi siya as colorful as your 2022, but I am still grateful kasi meron akong mga natutunan ng life lessons, and yun naman talaga yung importante na meron tayong natutunan sa buhay. And now that this is the last day of the year, so we take a trip down memory lane on how my 2022 went. Sabi ko nga 2022 isn't the best year for me, but still meron pa rin namang mga good moments or good memories na mga nangyari sa akin sa taong to. And talking about highlights, one of the highlights na nangyari sa akin nung taong to is to finally reach my 1,000 subscribers on my YouTube channel. So sobrang unexpected yon. I didn't expect na ma-reach ko yung 1,000 subscribers ko this year. I was expecting to reach it early next year na siguro mga around February or March. Dun ko in-expect na maaabot ko yung 1,000 subscribers ko. Nung mga month ng August, sobrang slow nung progress ng channel ko, yung subscribers ko, sobrang bagal yung movement. Sobrang sipag ako nung mga month ng August to post. Notice ko na sobrang bagal talaga yung pag-grow ng subscribers ko. So hindi ko na in-expect na ma-reach ko siya within the year yung 1,000 subscribers. But pagpasok na pagpasok ng September, reach ko talaga yung 1,000 subscribers ko. And I am so grateful. Sobrang saya ko talaga na ibinigay sa akin yung 1,000 subscribers this year na, as in, sobrang unexpected talaga siya. Isa din sa kinoconsider ko na highlights ng 2022 ko is ang pagtindig ko sa aking political views, sa aking political stand. If you follow me on my social media accounts, and kung matagal ka nang nagsasubscribe or subscriber ko sa channel na ito, I have been vocal to my political stand, to my presidential candidate and vice president and senatorial slate that I am a kakamping, in short. So sobrang saya ko that I made a decision, that I made a stand this year. Isa yun sa mga highlights ko kasi during the campaign period, during the pink movement, marami talaga akong nakilalang mga tao that became friends, and my social circle nag-expand siya. Marami talaga akong nakilala, sobrang iba-ibang klaseng tao. Sobra talaga siyang fulfilling, especially na alam mong naninindigan ka doon sa alam mong tama, na namulat ka. It's really a great moment for me this year kasi I became politically involved. Sobrang naging advocate ako to promote awareness na dapat piliin natin yung tamang leader
Also, one of the best thing that happened to me this year is that I am able to recalibrate my relationship with my family, especially with my parents. Although hindi naman siya nawala, hindi siya naputol, we don't have misunderstanding, but nung 2021, 2020, pabalik din sa 2019, sobrang, ayun, yung parang wala talaga akong time to spend with them, yung sobrang I focus on myself and on my friends. Like, this year, I got all the time to spend all the special occasions with my family and with my parents, to celebrate birthdays, and also to share my struggles with them, my problems with them. And it's really a good moment for me that to able to reconnect, to recalibrate my relationship with them. Kung challenges lang din naman yung pag-uusapan natin, sobrang daming ibinato na challenges sa akin ang taong 2022. Pero nagpapasalamat ako sa mga challenges na yun kasi it makes me stronger. It makes me, you know, realize na kaya ko pala. It makes me realize that I am more than I think I am. One of the challenges that I faced this year is the series of failed friendships. Yun talaga yung masasabi kong naka-apekto sa akin as a person. It affected me dun sa work field. It affected me lahat ng mga ginagawa ko, even on my vlogging journey. Masasabi kong parang tinurog talaga ako nung failed friendships kasi series kasi siya, parang it doesn't happen on one moment. It happened on pagpasok na pagpasok ng taong to. It happened noong January, February, March, April, May, June, July. As in, hanggang sa last quarter of the year, meron talaga mga failed friendship. And ayun, yung moment na yun, sobra talaga akong nag-doubt dun sa self ko na am I not a good person? Am I not worthy of the trust? Am I not deserving of the friendship that we had? Sobra talaga akong nag-doubt dun sa sarili ko of how good I am. Baka sa ako yung problema. Yun yung isa sa mga challenges na sobrang nasasabi kong nag-trigger for me to think na mag-give up na lang dun sa life, mag-give up na lang sa buhay. As hindi siya nangyari once eh. Nangyari siya almost the entire year and paulit-ulit. Pagpaulit-ulit na kasi feeling mo ang sama-sama mo na. Feeling ko ang sama-sama akong tao, ang sama-sama akong kaibigan na nakuha nila akong iwan, na nakuha nila akong talikuran. Ayun. So, napaisip ako baka ako talaga yung problema. As in, I live my year na may doubt and self-blame. Also, one of the challenges na hinarap ko this year is me being clinically diagnosed having PTSD. 360 degree turn for me. Ininay ko pa siya na diagnose ako na I have PTSD. Hindi ko pa siya ma-accept. It's because of the stigma. It changed my life on a different manner. It was the darkest phase of my year na ayoko magkaroon ng mental health problems. Kasi hindi ko siya in-expect. I never see myself na one day magkakaroon ako ng depression. And yun yung isa sa mga challenges na ikinaharap ko. Kasi it's challenging because financially, challenging din siya. Kasi you have to undergo medication. Siyempre, hindi yun free eh, di ba? So, but para din naman sa sarili ko yun, and alam ko din naman yun na it's for my own good and for my peace of mind and for my healing. Another challenge na hinarap ko this year, 2022, is the relapses. Diba sabi ko, I was diagnosed having PTSD. And the entire year, hinandle ko siya. I undergo the medication. Dami kong ginawa, I attended mental health awareness webinars, listening to podcasts, reading books about mental health, watching videos about mental health. Ayun, so, I thought I was on the healing stage na. I was on the way to healing na
month of October, pumasok yung relapses na akala ko okay na ako, then eventually things happen and parang pumalik ako doon sa square one na okay, I'm not okay again, I'm not stable, I'm this, I'm depressed, I'm, you know, there's a lot in my head na nangyayari na tumabot ako sa point na sobrang in-isolate ko na naman yung self ko, yung social battery ko, sobrang naubos. Like, parang na-romanticize ko yung kumain mag-isa, lumabas mag-isa. Although it's a good thing din naman, no? But, sobrang umabot ako sa point na yun. Hindi ko alam if am I able to get out of this phase na the depression phase of my journey na parang there's no way out na inisip ko na I think hanggang dito na lang ako, I think I'm meant to be depressed, that I think I am meant to live with anxiety. So ayun, the relapses hit me so hard na nagkaroon na ako ng sleeping disorder since sa mga challenges na sobra ko talagang hinarap this year. In my vlogging journey and at the same time in the journey to life, na tutunan ko talaga sa taong to is to trust the process, na magtiwala ka sa proseso kasi you are a work in progress. This channel is a work in progress, diba? Ikaw din, you are a work in progress. So, magtiwala lang tayo dun sa proseso kasi iba-iba din naman yung proseso bawat tao. Iba-iba yung kwento ng buhay natin, diba? So, our story were written differently based on our own uniqueness as a person. So, ayun, natutunan ko na magtiwala lang dun sa proseso. And also, I learned na to be responsible of my own life. Apart from the higher being na pinaniniwalaan natin or to where we entrust our life is who are also in control of our life. Ikaw at ikaw rin yung responsible sa buhay mo. Ikaw at ikaw din yung responsible to your own happiness. No one is responsible for that, for your own happiness. Yun din yung natutunan ko na ikaw din yung mag-motivate, mag-lift up sa self mo or tutulong sa self mo to get out of darkness and ayun, to practice self-love. Kasi hindi ka rin naman makakapagbigay if you don't love yourself first, di ba? Punuin mo muna yung sarili mo, punuin mo muna yung cup na yon, which is ikaw. Kung ano na yung sobra na umaagos palabas, yun na yung ibigay mo sa iba, di ba? Kasi walang ibang taong pupuno sa iyo, di ba? Ikaw lang din. So you are responsible of your own life. Be responsible of your own life and of your own happiness. And also natutunan ko this year na huwag kang matakot gawin ang mga bagay na takot kang gawin, di ba? Life will scare you, but if you go out of your comfort zone, you will see the difference, diba? Parang it makes a difference dun sa buhay mo to take the leap of faith, take the risk. Kasi if mananatili ka lang takot dun sa mga bagay na takot kang gawin, hindi ka mag-grow. You will remain stagnant sa buhay. If I were to drop name, syempre, it's going to be a long list, diba? But una is I wanted to thank the higher being, di ba? Sobrang nagpapasalamat ako to God for sustaining me despite of all the bad things that happened to me this year, despite of all the struggles na hinarap ko this year. Sobra talaga ako nagpapasalamat sa higher being, kay God, sa Panginoon, for sustaining me. Kasi if hindi niya ako sinustain, if hindi niya ako sinamahan sa journey na to, for sure, I wouldn't be here doing this vlog. Ayun, sobra talaga ako nagpapasalamat sa kanya for sustaining me. Nagpapasalamat din ako dun sa mga supporters ko, sa mga jowa na sumuporta at patuloy na sumusuporta despite of
me not being so professional when it comes into creating contents, but they see the potential in me. Sobra talaga ako nagpapasalamat dun sa mga taong nagbibigay ng feedbacks regarding my contents, yung mga nagsasuggest kung ano pwede kong gawin na content. Sobra talaga ako nagpapasalamat sa mga supporters ko, sa mga jowa na, ayun, help me reach my 1,000 subscribers and also for motivating me, for following me on my social media accounts, and also for pushing me forward to continue to do this thing. Gusto ko rin magpasalamat dun sa lahat ng mga taong naging parte ng 2022 ko. Nagstay man or wala, sobra akong grateful kasi meron akong natutunang aral sa mga taong naging parte ng 2022 ko. Sa mga hindi nagstay, sobra akong grateful, sobra akong nagpapasalamat because kung hindi nangyari yung mga nangyari, wala talaga akong may natutunan na pwede ko siyang i-apply in the next year, 2023, or in the next 2 years, ayun. So, sobra talaga ako salamat sa lahat ng mga, sa lahat ng taong naging parte ng 2022 ko. And also, to my family and to my genuine friends. Ayun, so they are my foundation, they are my rock. Sobra talaga akong grateful sa family ko for pushing me to my limits to do the things that makes me happy. Yun talaga yung in-instill nila sa akin. And also to my genuine friends na nagstay despite of my imperfections, despite of my flaws as a friend. Sobrang grateful ako kasi they didn't judge me na kahit na meron akong pagkakamali, kahit everyone judge me or pull me down, they stayed right behind me. And ayun, sobrang malaking bagay yon sa akin. Alam natin yon na sobrang, it's a good thing that you have a support system na sobrang genuine. Hindi kailangan masyadong marami yung social circle mo or yung friends mo. As long as you have real ones, genuine ones. In the year 2023, I look forward for the year na sobrang kalmado. Alam naman natin that 2022 and years before, sobra talagang mapait yung mundo, sobrang mapanakit, sobrang lungkot ng mundo. And sa taong 2023, I look forward and I manifest a year ng chill lang, kalmado, na the year of growth, 'di ba? Yung lahat tayo mag-grow as a person. Ayun, and also healing. I wanted to manifest healing for the next year 2023 kasi masyadong marami na yung nagsa-struggle, masyadong marami yung nasasaktan, who are struggling to such pain like mental pain, emotional, physical pain. So, sana the year 2023 is a year of growth and healing. Again, thank you so much for being a part of my 2022. This year is surely a roller coaster ride for me and sobrang grateful ako kasi sumakay ka sa biyahe ng buhay ko. And ayun, sobra-sobra talaga akong grateful sa mga sumuporta at sumusuporta sa akin sa channel na ito and to my vlogging journey. And also maraming salamat din sa mga family and friends ko who are trying their best to understand me as a person. Happy New Year everyone, and let's look forward to a great year ahead of us and hope to see you next year.